Hi guys, so for today's video we are going to make a sample website using Adobe Photoshop and Adobe Dreamweaver. So first is open natin yung Photoshop. So ang gamit ko pala dito is Adobe Photoshop 2021. So mas maganda kung gamitin nating software is yung updated, kasi mas marami pa at mas updated yung features niya. Yan, create tayo ng new file. And then punta tayo doon sa web and click the web most common use artboard. Yeah. And then create. So dito guys, mag-design tayo ng ating background ng ating website. So nakadepende sa inyo kung ano yung magiging design ng inyong website. So sa paggawa ng website, nakadepende yun sa content, kasi meron naman na website for educational, meron naman for business and etc. So sa akin kasi is yung gagawin ko ng website is yung thesis paper namin. Kaya consider siya as academic, so yung design ko is simple lang na magbabari doon sa content. So yan. Then add tayo ng pictures. So itong i-add ko is a logo, my school logo. Yan, open natin sa Photoshop and try natin ang edit. Yan, tanggalan natin ang kaluluwa para maging PNG format siya. So wala na siyang background and pwede natin siyang ilagay doon sa ating ginawang background. Yan. So, nalito ako, ano ba? Saan mo na yung nalagay? Dito. Ayan. So, ano ba talaga? So, yan. Add tayo ng text. So, pangalan ng ating school or pwede rin naman yung institution nyo. Nakadepende na rin yun sa gagawin yung website. Kung publication, pwede yung pangalan ng publisher ang ilagay natin. And then next, add na rin natin yung mga terminologies na ilalagay natin doon sa ating website, kagaya ng menu, about, the authors, feedbacks. So kayo na po bahala na gumawa ng design. Yan. Then so sa akin kasi is, as I've said a while ago, yung thesis namin, so yan, nilagay ko agad yung title ng study namin, which is evaluation of ICT skills relevant of for effective learning possessed by BT-led major in ICT student in Bicol University Pulangi campus. So yan, nilagay ko na yung mga chapters 1 to 4. And then pwede rin tayo mag-add ng pictures na related doon sa ating topic. And then katapos nating matapos ang design ng ating homepage, punta tayo doon sa toolbar at click natin yung slice tool. So search na lang natin doon sa toolbar.
and then i-slice natin yung mga images and text na ililink natin mamaya. So kagaya ng ginagawa ko, yung menu, yung about, yung authors, so iisa-isa natin siyang i-slice. So yan, habang nag-i-slice tayo sa mga bago pa lang sa ating channel, you can like and subscribe our channel. So paki-hit na rin ang notification bell para updated tayo sa mga susunod pang mga videos. So again, this is for educational purposes only. So hindi ako masyadong expert pagdating sa mga ganito, but I'll try my best to give you some tutorials sa paggawa ng website. Yan. Pagkatapos natin ma-slice lahat, punta tayo sa file, export, and save for web, or alt shift control plus s for the shortcut key. So pupunta tayo dito sa preview niya. So pwede natin tingnan yung actual niyang view sa page. So kung makikita natin, putol siya dito sa gilid. So ang gagawin natin is babawasan natin yung image size niya. Pwede yung width na lang yung bawasan natin. So yan. So try natin i-view ulit. So yan, kung nakikita nyo is sakto na siya doon sa screen. So yan yung mga codes. Kung makikita nyo, hindi tayo nag-code pero automatic na siya na nandyan. So it's natin. So try natin i-save kung okay na. And then dun sa desktop, gagawa tayo ng new folder. So create tayo ng new folder, and then dun natin i-save yung ating file. And then sa ating file extension, make sure na naka HTML and images siya. Yan. After that, create ulit tayo ng another file. So yan, yung kanina is ginawa natin is yung para sa homepage. Ang gagawin naman natin ngayon is yung para sa menu. So may para hindi tayo mahirapan, pwede na lang natin i-copy yung ating homepage doon sa ating ginawang bagong file. And then i-delete na lang natin yung mga hindi kailangang mga text kagaya ng title, kasi nga yung menu na yung gagawa natin. So yan, delete ko muna to guys. So yung nasa top na mga icons, huwag na natin silang tatanggalin. So kung ilan yung mga categories or icons na ating gagawa ng link, ganun din kadami na artboard ang ating gagawin. So sa aking case, meron akong menu, about, authors, feedbacks, at mga chapters na chapters 1 to 3. So gagawan ko sila ng tinggi isang artboard. So ngayon, ang gagawin ko is yung sa menu. So kayo nang bahala na gumawa ng design para sa inyong menu. So pwede kayong mag-add ng shapes, text. So sa akin kasi is ang ilalagay ko dito is yung chapter 1, 2, 3, 4, and 5. So nag-add ako ng shape, a rectangle, then pinalitan ko yung color na magubahan doon sa design na background. And pwede rin naman nating alamawa kung natatakpan niya yung design ng background, pwede naman nating hinaan yung capacity. So yan. At kung mag-create tayo ng maraming
rectangles, pwede naman nating i-duplicate yung layer para pare-pareho yung kanyang sukat. So, ganyan. So, kung pasensyaan nyo rin guys ang ating boses. So, medyo sinisipot ko tayo ngayon at may umurin. Pero wala naman akong COVID. Promise. Yan. Add tayo ng another rectangle para sa ating ang headlines. Then, add tayo ng text. A few moments later. So, ayan guys. So, nagawa ko na lahat ng aking mga artboards. So, umabot din siya ng siguro mga one day. Pero depende na rin yan sa inyo kung medyo gamay nyo na yung Photoshop. Ako kasi is hindi ko pa masyadong gamay. So, ayan. Ito yung homepage. And then, yung menu. Saan yung menu? Try natin open yung menu. So, ayan. Yan yung ating menu. So, hindi pa siya nakalink, pero mamaya is ililink natin siya using the Dreamweaver. And then, yung about, yung authors. So, yan. So, nilagay ko na rin yung PDF file ng aming paper kasi ililink natin siya doon sa download na file. Yan. Simulan natin i-link. Open natin siya gamit ang Dreamweaver. So, ang gamit ko is CS6. So, pero as I said a while ago, mas maganda kung updated or latest yung gamit niya. So, yan. So, makikita niyo is meron na siyang codes. So, yan. So, ang gagawin natin dito sa Dreamweaver, so, yung kung home is ililink natin siya yung mga icons na depende doon sa kanilang art mode. Alawa yung menu, ilink natin siya doon sa file na menu. Yan. So, kung maalala nyo guys, yung mga in-slice natin mga icons kanina doon sa Adobe Photoshop, ililink natin sila isa-isa depende doon sa kanilang destinasyon. Halimbawa, yung menu, so ililink natin siya doon sa menu na file. Yung about naman, sa about na file, yung author, yung feedback, at saka yung mga chapters. Gagawin natin ito isa-isa. So medyo matrabaho nga lang, pero satisfying naman siya kapag nagawa. And then, careful naman dapat tayo sa mga ililink natin kasi kapag mali yung na-link natin na file, magkakaproblema doon sa cycle. Kasi ang HTML, parang cycle lang siya. So kapag may mali doon sa connection, so magkakaproblema. Kaya, yun yung purpose ng paggawa ng file and then yung name ng file. Dapat is maayos. Yes. Yung about na file, so, i-link natin siya. Pwede i-link natin siya sa menu, sa author, i-link natin siya sa feedback, at lahat ng mga icons. Ito, kung nakikita nyo yung mga naka-red na highlight. Yan. A few moments later. So, ayan guys. Ito na yung finished product. Yan. Open natin siya sa Chrome. Try natin na i-click yung menu. Yan. Kung mapapansin nyo is naka-link siya or napunta na siya doon sa dapat na kanyang destination. Yan.
try natin click yung about, yung authors, feedbacks, and dito yung download file. So yun yung purpose kung bakit nilagay ko sa folder yung PDF file, para kapag nilink ko yung folder niya dito sa icon ng download file, pwedeng i-download ng viewer yung file. So yan, try naman natin siya sa ibang web page. So kung makikita nyo is putol siya kumpara doon sa Chrome. So kagaya nga ng sinabi kanina is nakadepende yun sa web page natin gagamitin. So balik tayo doon sa Chrome, kasi doon is nakapit sa screen yung ating web page. So yan, try natin na i-click yung preview. So kung makapansin nyo is nag-iba yung kanyang mga details sa baba. So kapag click natin yung mismong picture, so mapupunta tayo doon sa mismong PDF file. Yan, try natin ulit. Dito naman tayo sa mga chapters. Chapter 1, yan, back natin. Chapter dito sa baba, yan, mapupunta tayo doon sa remaining chapter, which are the chapter 4 and 5. Yan, try natin click yung objectives. Yan, background of the study. Dito sa baba, naglagay ako ng back and text para hindi na tayo mahirapan na mag-back doon sa home, para lang mapunta tayo doon sa chapter 2. Yan. Ang gagawin na lang natin is mag-next and mag-back. Yan, chapter 3. Yan. Try naman natin na doon tayo mag-click for magsimula sa homepage. Click natin yung chapter 4. Try natin chapter 4. Yan. Then, next natin is punta tayo doon sa chapter 5. And another next, mabalik tayo doon sa home. So, yung mga social media icons dito naman sa taas, pwede naman natin siyang ilink. Pero ang ko is, di ko na siya nilink kasi yung iba is may bayad ang pagkuha ng link sa kanila. So, that's all. I hope you